ginagawa po natin ito, bahagi po ng ating pagsamba. Mayroon po akong kapatid na dati kong kasama sa pag-iingkod at dati kong membro natin dito. Kami po ay nalulungkot dahil sila po ay nakalilumipat sa ibang uri ng pananampalataya. Wala namang pumasama sa akin at sinabi ko sa kanya, ang tanong ko po, doon ba sa nilipatan mo ay mayroon kang kayong Lord Self? Wala. Doon ba sa nilipatan mo ay mayroong musical instrument? At doon ba sa nilipatan mo, pwede ba ang babaeng manalangin? Ako po'y nalulungkot dahil naagaw po sila sa maling turo. Ang una ko po tinanong sa kanya kung may Lord's Supper doon sa inyong pinagsasabahan. Basta't masaya siya, nakakapakinig ng salita ng Panginoon. Masaya siya sa pakikinig ng mga awiting may panunto. Ngunit sa bahagi ng kanyang puso, alam ko na kahit papaano ay hindi kompleto ang kanyang pananampalatayang paglilingkod dahil hindi niya sinasagawa yung importanteng bagay, yung pagkilala, pag-aalala sa ating Panginoon. Yun ang kulang sa kanila at yun po ang nararamdaman ko sa kanila. Pero tayo, ako po tuwing tatanggap ng Santa Cena, pagkatapos kong tanggapin ang Santa Cena, pakiramdam ko po ako ay bagong bihis. Pakiramdam ko po ako ay nakakapit sa Panginoon. Pakiramdam ko sa mga susunod na oras, ako po ay ligtas. Handa akong anumang mangyari sa buhay ko. Pagkatanggap ko po ng dulam ng Panginoon. Hindi po ako takot mamatay. Yun ang pakiramdam ko po. Kayo po ang tao ko. Ganon din po kaya ang inyong pakiramdam. Ano pa po ang karagdagan na kung saan ay sinasagawa natin sa ating panambahan? Yung pong pagbibigayan. Inutos din po ito sa atin na kung saan sa 1 Korinto 16:1 hanggang 2. Ngayon kung kung saan bagay sa mga banal ay gawin naman yung gaya ng inuutos ko sa mga iglesia ng Galacia. Tuwing unang araw ng Sanlinggo ang bawat isa sa inyo ay magbuklod at magsimpan ayon sa kanyang iginiginawa upang huwag nang gumawa ng mga ambagan sa pagpariyang. Brother Nelson, sa inyo po bang kongregasyon ay pinapractice niyo pa po ba yung ikapo? Ano po ba yung ikapo? Yung ikapo po, kung ikaw ay kumikita sa loob ng isang buwan, 10% ng iyong buong kita ay dapat ilagak mo sa treasury ng kapito. Inuutos po yan sa ilang mga kongregasyon. Ito po. Meron po sa banal na kasulatan, nagsasabi, ikapo, no? 10 bahagi. Pero sa ngayon po, maaarihan ilan sa atin ay hindi po nakaganap sa ganito. Ako po, minsan hindi rin po nakakaganap. Lalo-lalo na po kapag ka ang trabaho natin hindi permanente. O kaya ay marami tayong pangangailangan sa ating pamilya. Kung minsan po, ay talagang hindi natin nasusunod yung gano'n. Marami pong mga ibang dahilan. Maaaring ang 10% ng kinikita ko ay hindi ko totally na ilalagay sa ating treasury. Ngunit ang ilang bahagi naman po, by volunteer, na itutulong ko sa ibang pangangailangan ng ilang kapwa. Maaaring na natin magbigay ako sa ilang tao na nangangailangan. Kasi ang katwiran ko po, kapag nilagay ko lahat po sa treasury dito,
may mga pagkakataong lumalapit ang ilan kahit po hindi natin mga kapyembro na nanasang kumalik ayan, lumalapit sa iyo, pautang, pahingi, ng walang balik ka. Yan po ay bahagi na rin na tinatawag natin pagtulong. Kung di po man nailagay yung ilang porsyento na dapat itulong natin sa ating kabal, ay naitutulong naman po natin sa ibang pagkakataon at naididistribute po natin sa ilang mga pangangailangan. Kagkaya kung minsan ako po'y nagigilty dun sa 10%. Pero pag dumadating po, dinatanong ko po ang sarili ko, mali po ba God na i-distribute ko ang ilang mga wealth ko or ating blessing sa iba't ibang tao? Sinagot din po ako, hindi po kapatid na Nelson. Dahil ganun din po, itutulong din, itong mga nating nakukuha rito ay itinutulong din natin sa ating mga kapatiran.